2006 nang i-abolish ang parusang kamatayan sa Pilipinas, pero ngayon muling pinapanawagan ng isang grupo na ibalik ang death penalty. May inihain na ring panukalang batas kaugnay nito ang isang kongresista. Pero ang ilang grupo, pati ang palasyo, tutol dito. May report si Sherry Ann Torres. Boy! Boy! Ano mang dami ng kanilang luha, di raw mapapawi dito ang hapdi na idinulot ng karumal-dumal na pagpatay sa kanilang kaanak. Ang mahirap, kakambal ng sakit ang takot sa mga nangyayaring krimen at hirap sa paghahanap ng hustisya. Kaya ang Volunteers Against Crime and Corruption o VACC, mahigpit ang panawagan sa mga mambabatas, ibalik na ang parusang kamatayan. Under our constitution, the state has the obligation to protect and serve law-abiding citizen. Paano nila tayong mapoproteksyonan? By restoring yung death penalty. Kung ang VACC daw ang masusunod, mas gusto nilang gaya nung panahon ng martial law, ipakita rin sa telebisyon ang pagbitay sa isang convicted sa heinous crime. Kung tatanungin nga sana kami kung ano sana yung ginawa, katulad nung kung sinunog niya yung biktima, binaril niya, kung pwede, ganun na rin. O national TV, pwede rin, para at least magkaroon ng chilling effect nga, takot. Pero tutol dito ang pro-life Philippines. Diyos lang daw kasi ang pwedeng kumuha ng buhay na siya rin na nagbigay. At bawat tao raw, pwedeng magsisi at magbagong buhay. You cannot solve violence by violence. Mababalik mo ba yung buhay kung pinatay mo na rin siya? Hindi rin naman. Itong gagamitan natin ng death penalty, we are preempting yung divine mercy. Hati naman na opinion ng mga nakausap namin patungkol sa death penalty. Pabor ko eh, kasi masyado nang malala yung ano natin. Yung mga ginagawa ng mga tao ngayon, nakakrimen. Kunyari yan, di ba? Yung pagpas lang doon sa mga walang kalaban-laban ng mga babae. Pagpapakulong. Kasi ang tao naman, habang nasa loob siya, may pagbabago. Kalagitnaan ng dekada 90 na maging ganap na batas ang parusang kamatayan dito sa ating bansa. Pero noong 2006, na-abolish ito sa ilalim ng Arroyo Administration. Ngayong 15th Congress, isang kongresista naghain ng panukalang batas na naglalayo na ibalik ang death penalty dito sa ating bansa. Pero ilang buwan na lang matatapos na ang kongresong ito. Ang naturang panukalang batas, nakabinbin pa rin sa komite. Pero ang palasyo, naninindigang hindi nila ibabalik ang death penalty. Ang sistema po ng ating hudikatura ay hindi po perpekto. Marami po tayong mga akusado na are not properly represented, are poorly represented in court. And so the likelihood of somebody getting the death penalty, assuming if it is going to be imposed, you might see an innocent man suffering the death penalty. Sherry Ann Torres, GMA News.